Welcome po sa sana namang property tour in update mula sa Gogly Property Match. Ngayong araw, samahan niyo ulit ako para tingnan kung ano pong bago dito sa Monsapiato Lakeshore Community sa Balete, Batangas. Pero bago po yun, itour ko muna kayo dito sa Monsapiato para makita niyo ang loob. Ang Monsapiato po ay may sukat na 78 hectares. Meron po dito mga residential lots at meron din pong mga commercial lots para sa mga gustong magpatayo ng business dito. Umpisahan po natin ang tour dito sa main entrance gate ng Monsapiato. Meron po kayong makikita ang logo ng Monsapiato dito. Kaya alam niyo na nakarating na kayo. Kung galing po sa Balete Star Toll Exit, ay mga 15 minutes lang, makakarating na po kayo dito sa main entrance gate. Marami po kayong madadaanan na tindahan ng mga fresh honey galing sa mga honeybee farms kung pupunta po kayo dito galing Star Toll Exit. Mula sa main entrance naman, mga less than 1 minute by car, makakarating na po kayo sa isa pang entrance. Yung entrance para sa residential section ng project, ang Alta de Lago. Ang Alta de Lago, ito po ang area ng development kung saan magtatayo ng bahay ang mga lot owners. Meron po siyang sariling gate at guardhouse. Pero bago po tayo makapasok sa Alta de Lago, ay iikot po muna tayo sa runabout. Dito sa tabi ng runabout, located ang mga commercial lots. Pero ubos na po ang mga commercial lots na nasa tabi ng runabout. Sa ibang area ay may mga available pa. Pagpasok po natin sa Alta de Lago, dahan-dahang paakyat ang terrain. Hanggang sa makarating po tayo sa pinakatuktok. Yun po ang highest point ng Monsapiato. Pero bago po tayo makarating sa highest point, ay may isa pa po ulit na runabout na madadaanan. Dito siya sa bandang gitna ng main road sa Alta de Lago Residential. Ito pong runabout na to ay senyales na kapag lumagpas na po tayo dito sa runabout, ay nasa kabilang phase na po tayo ng community. Kasi may tatlong phase po dito sa Monsapiato. Kung galing po tayo sa baba hanggang dito sa runabout ay phase 1. Paglagpas naman po dito sa runabout hanggang sa pinaka-highest point ay ang phase 3. Ang phase 2 naman ay katabi ng phase 1 at kahilera siya ng GM Katigbak Barangay Road. Pwede ko pong isend sa inyo ang mapa ng Monsapiato para maintindihan nyo ng maigi at makapili rin kayo ng lote. I-message nyo lang po ako. Dito po sa highest point ay may gate ulit. Palabas na po siya. Palabas po siya sa GM Katigbak Barangay Road. Ang GM Katigbak Barangay Road, dito po ay pwede kayong tumaan papuntang Lipa City. Ang labas niyo po ay Robinson's Place Lipa. At pwede rin po kayo dumaan dito papunta sa bayan ng Mataas na Kahoy. Sa kabilang side naman yun. Balik po tayo sa baba. Mula sa pinaka-highest point, mga less than 2 minutes by car. Mararating na po ang magiging main attraction dito sa Monsapiato, ang Puerto Palsara. Kung saan ay dito po matatagpuan ang tinatayong Grand Canal. Dito po sa Puerto Palsara, gagawin ang Grand Canal na konektado sa Taalik. Kung nakapunta na po kayo sa Venice, Italy or sa McKinley Hill, Taguig, ay meron na po kayong idea kung ano magiging itsura ng Grand Canal. Isa pong feature na meron si Puerto Palsara na unti-unti nagpapakilala kay Monsapiato ay ang Grand Canal. Hindi pa natin siya makikita sa ngayon kasi hindi pa siya tapos. Sa ngayon, ang price per square meter ng mga lots dito ay between 13,500 to 25,000 pesos. 25,000 pesos pag commercial lot. Pero pag natapos na po ang Grand Canal, magiging malaki na po ang itataas ng price per square meter ng mga lote dito. Possible na magiging times 2
or times 3 sa present price per square meter. At alam po ng iba yon, kasi marami po sa mga commercial lots na malapit sa Grand Canal ay nasold na. Inunahan na ng iba. Pero meron pa namang available na commercial lots sa ibang location dito sa Mount Sapiato. Depende po sa establishment na gustong itayo, ang size po ng mga available na commercial lots dito ay starting at 718 square meters. Pinakamaliit na po yun, hanggang sa 1,137 square meters. At ang total contract price naman ng mga commercial lots ay ranging from 20 million to 34 million pesos. Ang Balete, Batangas ay around 1.5 hours ang travel time kung galing Manila. Kung first time niyo po pumunta dito, ay iset niyo sa GPS na sa Balete Star Toll Exit kayo dadaan para mas mabilis pa. Ang masasabi ko po dito sa Mount Sapiato ay exciting at relaxing kasi meron po siyang outdoor leisure activity plus view po ng Taalik. Parang may pagkaparehas na rin ang ambience niya sa ibang developments sa Nasugbu, Batangas, katulad ng Punta Puego. Mas malapit lang si Mount Sapiato. Speaking of Punta Puego, may bago pong bubuksan sa Terrazas de Punta Puego soon sa Nasugbu. Kaya abangan nyo po. Dito sa loob ng Alta del Lago ay may mga available na residential lots. Ang sukat ng mga residential lots ay between 400 square meters up to 2,138 square meters. Ang total contract price naman ng mga residential lots ay between 6 million up to 57.5 million pesos. Mas mataas ang elevation ng lote ay mas mataas din ang price per square meter. Ang mga bahay na pwede pong ipatayo dito sa loob ng Mount Sapiato ay pinapayagang up to 11 meters ang maximum height. Depende po sa block na mapili. Up to 11 meters. Ang Balete, Batangas ay isa sa pwede maging alternative kung naghahanap po kayo ng property sa Tagaytay. Hindi man ganun kadami ang mga tindahan ng mga bulalo dito kagaya ng sa Tagaytay. Pero madami namang mga tindahan ng mga presyani. Malapit lang po siya sa Lipa City. Malapit siya sa SNR at mga 15 minutes drive mula sa expressway. Dito sa Puerto Palsara, may bagong establishment na kakatapos na i-construct. Isa po siyang restaurant dito sa loob ng Mount Sapiato Boat Club. Kaya may option po kayong ibang makakainan na masarap. At may view pa po kayo ng Taal Lake. Invite ko po kayo na pumasyal dito para makita ang site. Kung gusto niyo po masubukan mag-boating sa Mount Sapiato Boat Club, sabay sa inyo pag-site visit, pwede rin po. Mag-message lang po kayo mga 1 or 2 days before sa site visit. Hanggang dito po muna. Kung may mga question po kayo or kung gusto niyo po mag-tripping dito, inform niyo lang po ako sa number na nasa baba. Maraming salamat po sa panonood. Ako po pala si Joanne, isa sa accredited real estate salespersons para sa Active Group Projects. I-update ko ulit kayo sa susunod. Hanggang sa muli!